Presidente, Kalib ng Edukasyon at ngayon naman, Co-Vice Chairperson na rin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC, si Sara Duterte. Kilala ang VP sa kanyang stance laban sa mga kaliwa na magiging asset daw sa layunin ng task force. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Simula ngayon, kaagapay na ni National Security Advisor Eduardo Anyo si Vice President Sara Duterte sa pagsugpo sa insurgency sa Pilipinas. Ngayong araw kasi, formal na siyang sumali sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict bilang co-vice chairperson. Ayon kay Anyo, malaki ang maiaambag ni Duterte sa mga layunin ng task force. Ang kanyang mga experiences ay magagamit niya para ma-share at yung mga best practices na po pwedeng magamit ng iba't ibang mga ahensya na involved dito sa NTF-LCAC. Her unstinting commitment in the cause of the NTF-LCAC will undoubtedly be very valuable to the task force, and we thank her for accepting the challenge. Bago sumali sa NTF-LCAC, kilala na si Vice President Duterte sa kanyang mga pahayag at aksyon laban sa mga anyay makakaliwang grupo. Noong alkalde pa nga lang siya ng Davao City, ipinasara niya ang ilang paaralan ng mga lumad na ginagamit daw ng mga grupo o individual na layong sirain ang pamahalaan. Nitong Marso lang, nabatikos ulit si VP Sara matapos tawaging communist-inspired ang transport strike ng mga POV nitong Marso. Giit ni Duterte, balakid lang ito sa pag-aaral ng mga estudyante at sa learning recovery sa bansa. Habang ang NTF-LCAC ilang beses nang nasangkot sa kontrobersiya dahil sa umunoy red tagging, nanindigan naman si Anyo na walang dapat ikatakot ang mga mamamayan. Ang matatakot lang siguro dyan yung mga armadong hardcore na ayaw talagang mag-surrender. We will use the full force of the government's resources and the full force of the law. Bago na rin daw ang mandato ng NTF-LCAC. Kung dati tinawag silang Warriors of Peace, ngayon Bringers of Peace na ang task force. This is now the best time to return to the fold of the law and avail of the benefits, the packages from the government. Kanina, nagpulong ang NTF-LCAC sa Malacanang kasama ang bagong vice chairman. Sa kanyang post sa Facebook, iginiit ni Duterte na napapanahon na para tapusin ang gera kontra New People's Army. Ang kanyang pagsali ay pagpapakita na desidido ang gobyerno na palakasin ang laban sa anyay terorismong ginagawa ng NPA. Magsilbi nga raw itong babala sa mga kalaban ng Estado na pumapatay ng sibilyan at ng mga pulis at sundalo at pilit humaharang sa pag-unlad ng ating bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.